Filipos chapter 3. Sa verse 1 ay sinabi ni Pablo na talagang sadya niyang inuulit-ulit ang mga bagay na nais siyang maunawaan ng kanyang mga sinusulatan. Sa nakaraang pag-aaral ay sinabi natin na sa Christian education, marahil ay masasabi na natin sa education as a whole, na repetition is not only the mother and father of learning, but repetition is the key to mastery. Upang mag-retain at maging bihasa tayo sa isang bagay na ating pinag-aaralan, ay kailangan natin itong paulit-ulit na marinig. Ang sabi ni Pablo dito sa verse 1, sa kanya na paulit-ulit na pinapaunawa na ito ay siya ay hindi nangangalay. Sabi niya sa verse 1, hindi siya nangangalay. Ang salitang nangangalay dito sa Tagalog, ang Biblia, ay sinalin sa New Testament Indians Version na not grievous. Not grievous. Ito ay may kahulugan sa original na not indolent, o hindi tinatamad, or not slothful, o hindi nagmamabagal. At sa ibang kahulugan, ayon kay San Pablo, sa bagay na kanyang tinutukoy ay masigasig siya o masipag at hindi niya kapapaguran o katatamaran. Na sinasabi niya na sa mga taga-Pilipos at sa atin din naman na nakakabasa, ngayon na ito ay para sa inyo'y katiwasayan. Ang salitang katiwasayan na isinalin sa New Testament King James Version na safe, na sa wika sa Ingles ay for you it is safe, ay nangangahulugan sa original na secure, certain, or sure. Na ang sinasabi ni Pablo ay ito, hindi ako mapapagod o magsasawa o manghihinawa na isulat ko ng paulit-ulit ang mga bagay na ito sa inyo, sapagkat ito ay para sa inyong ikakatiyak, ikakasigurado, o maaaring ikakawala ng anumang alalahanin. Binanggit niya sa verse 2 ang kanyang tinutukoy na damang-dama ang kanyang maigting na pagpapaalala na magsipag-ingat kayo sa mga aso. Bakit sa aso? Marami po kayang aso sa Pilipos? Siguro. Sa mabuting balita, Biblia, ang ginamit na salita ay magsipag-ingat kayo sa mga asal hayop. Tinawag na aso at tinawag na asal hayop. Ang sabi ni Pablo, ang mga taong ito ay tinatawag din niyang masasamang manggagawa. Pagkatapos ay inulit niya ang salitang magsipag-ingat. Nanilinaw niya ang tinutukoy niyang aso at masasamang manggagawa, o yung mga asal hayop na sinasabi niya. Ang sabi ni Pablo, magsipag-ingat sa mga sa pagtutuli. Naunawaan natin sa iba nating pag-aaral na ang tinutukoy na salitang sa pagtutuli ay ang pisikal na Hudyo. Yung mga hintil ay tinatawag na sadi, pagtutuli. Bagamat naniniwala ang mga Hudyo na ito sa Panginoong Hesus, ay pilit na ipinagagawa sa mga hintil ang paglalagay ng tatak sa kanilang katawan, ang pagpupungos ng masamang laman sa punong bahagi ng kanilang katawan. Sa kanilang panahon, ito ay pagpupumilit ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus at pagsunod sa kautusan. Mayroon po kasing mga ganoon ang gustong ituro, mga Hudyo na sumasama sila sa pag-aaral ng banal na kasulatan,
Pero ay pinipilit nila ang pananampalatayang na kay Kristo ay dapat dagdagan ng pagsunod sa kautusan para ito ay matawag na tunay na daan ng kaligtasan. Kailanman at ipinagpipilitan ang pagtutuli, ito'y nangangahulugan na ipinagpipilitan din ang pagsunod sa kautusan bilang daan ng kaligtasan. Sa panahon natin ngayon ay may kaugnayan ito sa paniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at paggawa o pagsunod sa kautusan, paggawa ng kabutihan o paggawa ng mabubuting gawa o anumang kaisipan na ang kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoong Hesus at pananampalataya sa Panginoong Hesus at iduduktong na nila doon kung ano yung kanilang gustong iduktong. Yun yung contemporary, yun yung sa kapanahon na natin ngayon ay maitatambal o mahihahambing natin doon sa mga aso at masasamang manggagawa at asal hayop na sinasabi ni Pablo sa kanyang panahon. Sa makatawid, ang tinutukoy ni Pablo ng mga aso, mga asal hayop, mga masasamang manggagawa na sinasabi niya na magsipag-ingat ang mga taga-Pilipos at tayo rin na nagbabasa nito sa panahon ngayon, ang sinasabi niya, hindi siya mapapagod. Sa makatawid, ang tinutukoy ni Pablo ng mga aso at mga asal hayop at mga masasamang manggagawa na sinasabi ni Pablo na magsipag-ingat ang mga taga-Pilipos at tayo rin na nagbabasa nito sa panahon ngayon na hindi siya mapapagod o mangangalay na magpaalala para sa katiwasayan ng kanyang mga tinuturuan ay ang mga tao na nagtuturo o nagpupumilit o nagpapahayag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ngunit may dagdag na pagsunod sa kautusan. O kaya, ay mga nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at mabubuting gawa. Ang tawag ni Pablo sa mga taong ito ay mga aso, asal hayop, at masasamang manggagawa. Ang totoo, ang nakapag-aalala pa nga dito, ay baka sa kahuli-hulihan ay hindi naman na talaga sila o hindi talaga sila naniniwala at nananampalatayo sa Panginoong Hesus. Kundi, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nakakasama na lamang sa mga pangalang kanilang sinasambit. Ngunit sa katotohanan, ay talaga namang doon lamang sa kanilang sariling gawa, sariling pagsunod, at pagsisikap na makagawa ayon sa inaakala nilang mabuti, doon lamang sila nakatuon at yun lamang ang tinuturing nilang daan ng kaligtasan. Naunawaan po natin sa pag-aaral nung linggo, 26 ng Abril, itong taon na 2020, doon sa pag-aaral na may pamagat na ang walang hanggang tipan, na ang pagpupumilit na ito ng mga relihiyosong Hudyo, so, yung mga tao na maaaring dapat ay kilala na sana ang Panginoong Hesus, ngunit nananatiling isinasalalay ang kaligtasan, nararapat na idagdag ang pagsunod ng kautusan ni Moises. Ito po ay may kinalaman sa tipan ng pagtutuli na ginawa ng Panginoong Diyos kay Abraham. Sapagkat ito ang palatandaan ng pagiging kasama sa sangbahayan, ni Israel o ni Abraham, nakasama sa magtatamo ng pangako ng Diyos kay Abraham. At doon po sa mga gusto mo unawaan ito ay pinapayo namin na balikan po natin ang video teaching na yun, ang walang hanggang tipan. Dito po sa verse 3 na pinag-usapan natin na Philippians chapter 3 ay sinasabi ni Pablo na kung sila ay nasa pagtutuli na dahil doon sa tatak na yon na kanilang katawan ay pinagmamalaki nila na sila
ay mga totoong Israelita at may karapatan sa pangako ng tipan, ay hindi sinasabi ni Pablo na tayo rin, na ang ibig sabihin ay sila ay oo at tayo ay gayon din. Kundi sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 3 letter A, tayo ang sa pagtutuli. Ang tatak na ito sa katawan na ay tinatawag ni Pablo na pagtitiwala sa laman. Na sa espiritual ay masasabi natin na ang anumang pagsisikap na makasunod sa kautusan o makagawa upang gamiting daan ng kaligtasan, ang tawag ni Pablo ron ay pagtitiwala sa laman. At hindi na yaon ang hinahanap ng Diyos sa mga hentil na tulad ng mga taga-Pilipos. At natin na ituturing nilang niyang bayan o nasyon o anak ni Abraham sa panahon na ito ng bagong tipan, kundi ang sinasabi ay ang mga, nasa verse 3 letter B, tayo na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus. Sinasabi po ni Pablo doon sa verse 3, hindi na ang tatak na yon sa katawan ang hinahanap ng Diyos ngayon o binabatay ng Diyos para kayong maging anak ni Abraham o kasama sa tipan ng Diyos. Sapagkat sa mga taga-Pilipos at sa mga hentil, ang talagang ginagamit na palatandaan ngayon ay ang pagsamba sa Espiritu ng Diyos at ang pagmamapuri kay Kristo Jesus o ang pagluluwalhati o pagtataas sa Panginoong Jesucristo. At dahil nga ito ang laging problema o dilema ni Pablo sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan o pangkat ng mga hentil na kanyang sinusulatan na napapahayagan yung salita ng Diyos, yung sa sandaling sila ay manampalataya ay heto na naman yung mga aso at yung mga asal hayop na magtagapagtaguyod ng kautusan, at ginugulo ang kanyang mga napahayagan ay hinamon sila ni Pablo. Sabi niya sa verse 4 hanggang 6 na sinasabi ni Pablo na kung yaon ang pag-uusapan, yung tinatawag nilang tatak sa katawan, ay maaari din siyang magmalaki at manghawakan sa panglabas na panuntunan. At sinasabi ni Pablo na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan nang sinasabi niyong palatandaan sa katawan, ang ibig sabihin ni Pablo, meron din ako niyan. At kung ang pagsunod sa kautusan ang sinasabi niyo ay higit pa riyan ang kaya kong patunayan, ang sabi ni Pablo. Sabi niya, 8 araw pa lamang ako nung makuha ko ang tatak na yan sa aking katawan. Ang sabi niya, siya ay katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. At kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, sinabi niya na siya ay isang relihiyosong pariseo. Matatandaan na dahil dito ay pinatunayan niya na hindi siya basta-bastang taga-usig ng iglesia. Ito ang pinakamataas na naabot ng kanyang patotoo at patunay na gawain ang lahat upang itaguyod at ipagtanggol ang kautusan. Ano yung ginawa niya para ipatotoo ang kanyang pinakamataas na uri ng pagtatanggol ng kautusan? Ang ginawa niya, siya ay nagpakulong, siya ay nagpahirap, at siya ay nagpapatay ng napakaraming mananampalatayang Kristiyano. Ito'y hindi nagawa ng mga ibang kasabay niya. Kaya pinakita niya kung gano'n siya kasugid na sumunod sa kautusan ng panahon niya. Verse 7, nabagaman at naabot niya, sabi niyang ganun, naabot niya ang mataas na respeto at katatayuan ng kanyang relihiyon, ay inari niya na ang lahat ay walang kabuluhan sapagkat noon naman ay nakikilala na niya o nakilala naman niya ang Panginoong Hesukristo. So nung makilala niya ang Panginoong Hesus, lahat ng itinuturing niya na naabot niyang respeto at katatayuan sa kanyang relihiyon ay kinilala niyang walang kabuluhan. Ituloy niya ang kanyang pagpapatotoo doon sa sumunod na verse o pagpapatunay na noong nakilala niya ang Panginoong Jesus, hindi na niya nakita na ang mga panlabas na katatayuan ito o panuntunan
ay mahalaga. Verse 8, at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo.